Gino maglingkod sa Diyos, mayroon naman kung si Gino paglingkuran ang kanyang sarili lamang. Amen po ba? Kaya doon natin masusukas. Yung sinabi ko nga kanina sa Mateo 24 verse 14, ipapangaral ang buong ang salita ng Diyos sa buong sanlibutan bago magwakas ang lahat ng mga bagay. So sa ngayon, ipinapangaral pa ang Biblia, kaya may chance pa ang bawat isa. Amen? Yung 94 million, may chance pa makapasok sa millennium. Ang millennium time, ito po ang kapahingahan ng mga kaluluwa ng bawat isa. Ito po ay kaligtasan ng lahat ng tao, dapat. Ngunit sa Biblia, ang sabi ng Biblia, dapat makapasok sa promise land. Amen po ba? Bahala na po kayo magbilang sa 94 million. Kung ilan ang isasalin nyo na makakapasok sa millennium. Ngunit alam ko po, kung tayo ay magtatyaga, magtitiis, mahaba pa naman ang panahon, pinahaba ko lang, bagamat may eksena, sapagkat 6,000 na tayo, 7,000 na, ito po yung millennium time, great day of the Lord na. Magiging kapahingan ng Diyos at wala nang pagliligtas ang gagawin ng Diyos sa millennium. Ngayon po ba? Sino nakakalang 6,000 years na tayo? Taas ang kamay, mula kay Adan, 6,000. Tandaan natin, 7 days creation week, sa ikapito, rest day of the Lord. Amen. Ngayon, ang tipo noon na 7 days, 7,000 years, mga kapatid. Kaya nandun na tayo sa 6,000 years. Malapit ng magpahinga ang Panginoon para sa paggawa. Kaya, nawa, ang bawat yan sa atin, marami ng pangayon na gumagawa ang Diyos para sa atin. Amen po ba? Gumagawa ba ang Diyos para sa atin ngayon? Para sa kaligtasan natin at makapasok tayo sa milenyo? Praise the Lord! Hallelujah! Bukas pa ang biyaya ng Diyos. Kaya salamat sa Diyos na kayo po ay napabilang sa 94 million na naglilingkod sa Ebanghelyo ng Panginoon. Amen po ba? Kayo po ba ay sigurado na may Ebanghelyo ng Panginoon sa inyong mga puso, sa inyong mga isip? Ang sabi ng Panginoon, ikinagagalak ko. Ang sabi niya, nagtuturo siya na kung saan ang kayamanan ng isang tao, doon ang kanyang puso at ang kanyang kaisipan. Amen po ba? Ngayon, kung ang kayamanan natin ay mga bagay na panlangit, dapat ang ating isip, ang ating puso nandoon. Amen? So, sige, Brother Joey, huwag na lang yan. Okay lang, kasi lumilipat ito na aking Bible. So, nawa, mga kapatid, ay naintindihan natin na tayo po ay kasali doon sa 94 million, ngunit doon sa pinili ng Panginoon, nawa isa rin tayo doon. So, buksan natin ang ating Bible, Isaiah 61 verse 10. Ang ating pag-uusapan po ngayon ay napakahalaga sa bawat isa. Sapagkat ang pangako ng Panginoon, bilhin niyo, kapahingahan, kaligtasan ng lahat ng tao dapat. Ngunit sa Biblia, ang mayroon pa talagang hindi makakasunod doon sa kaligtasan. Bible, Isaiah 61 verse 10. Yan po ang ating papaksahin ngayong umaga sapagkat importante sa bawat isa sa atin na makita natin yung Isaiah 61:10. So, ating babasahin po. Sabi po rito, at tungkol sa akin. Ako'y magagalak na maingat, sabi ng Panginoon. Sa Panginoon, ang aking kaluluwa ay magagalak sa aking Diyos sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Kaya, kanya ang tinakpan ako ng balabal ng katwiran gaya ng kasintahan lalaki na nagpuputong ng putong ng bulaklak at gaya ng kasintahan babae na nagagayakan ng kanyang mga hiya. So ito po ang ating pag-aaralan ngayon at nais ko manalangin muna tayo bago tayo mag-aral sa paksang ito. Aming Diyos, salamat po sa pagkapili mo sa amin bago itatag ang sanlibutan at kami ngayon ay lumitaw sa mundo at kayo ang nag-create sa bawat sa amin sa bahay bata ng aming ina at kami ngayon ay mayroon taglay na buhay mula sa iyo
ay nais namin, O Diyos, na ipaglingkod, minsan pa, sa maikling panahon ngayong oras na ito, Panginoon. Kayo po, mag-bless at magbigay ng biyaya, kalakasan, kalaguan, espiritual, ang katotohanan ay siyang matagpuan namin ngayong umaga, at ito ang aming paksa ngayong umaga, nais ko, Panginoon, na ikaw ay mag-release sa kanilang mga buhay, ang kanilang mga puso, O Diyos, ay sila po ay dalangan mo, O Diyos, ng nais na yung katwiran, O Diyos, na i-dis namin sa umaga po ito. Salamat po, Ama, sa kaligtasan na ito, nais namin, O Diyos, na makamit ng bawat isa ang mga paksang ito, Panginoon, para sa aming buhay. Salamat po, Ama, ang iyong gabay at patnubay na iyong Espiritu na siya mag-create sa aming puso ng mga bagay na makalangit para tayo makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo, Ama. Salamat po. Sa umaga pong ito ang imbasbas ay sumaamin lahat sa pangalan ni Jesus kung aming dalangin. Amen. Amen. Hallelujah. Ang ating paksa ngayon, dito sa ating binasa ay ang topic natin ngayon ay garment. Ayan. Garment of Salvation. So, yan. Yan po ang ating pag-aaral ngayon. Garment of Salvation. Sa lahat ng mga tinawag ng Panginoon. Alam ko po, ngayong umaga ay tayo ay tinawag ng Panginoon. Wala naman ditong tinulak lang at hinatak lang. Ayun po ba? Sino ang nagdala sa inyo sa lugar na ito sa ngayon? Alam ko po, ang nagdala sa inyo ang Espiritu ng Panginoon. Binigyan tayo ng paalala at ang oras na ito, tayo ay magtitipon para sambahin at pakinggan ang salita ng Panginoon. Yun po ang katotohanan. Amen po ba? Wala dyan hinatak at wala rin tinulak. Kasi kung tinulak, medyo pag tinulak ka, eh pag di ka maka... ano, maaaring madaba ka. Amen po ba? Pero sa Panginoon, tayo ay tinawag. Ang sabi po rito ng Thessalonica chapter 5, sinabi doon, tayo tinawag ng Diyos hindi upang parusahan, kundi tayo tinawag ng Diyos para iligtas. Amen po ba? Kaya tayo, kahit maraming pagsubok, kahit maraming hadlak, nagpupursige tayo na makapaglingkod at makapakinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Yan po ang ating style sa ating buhay. Hindi makakatanggi ang sino man sapagkat Diyos na mismo ang tumawag sa atin. Ang pagtawag sa atin ng Diyos by the word of truth. Amen po ba? Kasi mayroon garment na hindi tama. Okay? Pupunta muna tayo doon sa ano po. Gusto kong maglakbay muna po tayo. Ang sabi po dito sa Biblia, bakit ang Panginoon ang magbibihi sa atin ng garment of salvation? Ano ang tanong? Ang tao kasi nahubaran ng katwiran ng Diyos. Kaya kailangan ng Diyos mismo ang magbihis para sa atin ng kaligtasan. Meron po ba? For example, si Ibat Adan, dito pa sa panahon, si Adan at saka si Iba, sila po ay binihisan ng Diyos. Ang bihis ng Diyos sa mag-asawa nung sila ay nagkasala. Ngunit, nung hindi pa sila nagkasala, wala silang damit. Amen po ba? Nung nahulog ang tao sa kasalanan, saka siya naubaran. Hindi literal na kaubaran. Amen po ba? Sa righteousness of God, ito po ang nawala sa isang tao. Kaya kailangan ibalik. Ngunit, ang dalawa, nung sila po ay nagkasala, sila po ay nagkaroon ng kaubaran espiritual at saka literal. Nakita nila na talagang literally ubat sila. Kaya ang ginawa ng dalawang ito, kumuha sila ng dahon ng igos at saka itinapi sa kanilang katawan. Ang tuba o madali lang, yung kanilang kasuotan noong unang panahon, sa panahon ni Ibat Adan, although wala pa silang 2,000 years, nagsasali sila, sino makakasagot? Nagkasala sila, wala pa silang 100 years. Amen po ba?
Nagkasala sila Eve at Adan, wala pa silang 100 years. Sapagkat nagkaanak si Eve at si Adan. 130 years. Amen po ba? Nagkaanak ang dalawa. Noong sila ay nasa 100 years na. Amen? Chapter 4, makikita natin ang Genesis. So, mahabang panahon, sila po ay may righteousness. Mayroon silang damit ng katwiran ng Diyos. Ngunit yan, sila nung sumuway, nawala ito, pati pisikal, nakita nilang ubat sila. At silang dalawa nagkaroon ng pagkakahiyaan. Amen? Kaya tumahi sila ng damit na hindi naman matibay. Kundi iyan po ay, maaaring mga 5 araw, matutuyo na yon. Dahil sa init ng katawan, di ba? So, magiging marupok na iyong, ano po, iyong ginawa nilang damit sapagkat mga dahon ng kahoy. Ewan po ba? Hindi matibay. Ngunit kahit nagkasala ang tao sapagkat mahal ng Diyos ang tao, kahit nagkasala sila, nandun pa rin ang habag ng Diyos. Ewan po ba? Nakita ng Diyos na sila ay ayaw naman ng Diyos na naghihirap ang kanyang anak. Amen po ba? Sapagkat kung lagi sila naghihirap, daming kabala, may sumpa pa nga sa kanila, hirap pa sila sa kanilang kasuotan, kaya ang kahabagan ng Diyos, gumawa ang Diyos ng damit sa dalawa. Ano ang ginawa ng Diyos sa kanila? Sa 21, ang Diyos ay nagpatay ng hayop at kinuha ang balak at pinatuyo at idinamit sa dalawa. At ito ay napakatibay. Kaya sinabi dito, ang Diyos ang gumagawa para sa damit ng kaligtasan sa bawat isa. Amen? Amen? Sapagkat kung Diyos ang gumawa, may protection kang galing sa Diyos. Talagang may ingatan ka. Amen? Kaya ang kanilang naging buhay, umabot sila ng 930. Yada 930 years. Kaya tumagal sa ibabo ng lupa. Kaya ang biyaya ng Diyos na doon sa dalawa. Amen po ba? So yan po, ang panahon ay umiral hanggang sa panahon ng 4,000 years. Ang Diyos nagbibigay ng kaligtasan. Ang kaligtasan sa panahon ni Moises, yung alisin nila sa pagkaalipin. Kaya sila ipinigay sa pagkaalipin kapagkat hindi sila talaga tutali sumunod sa Diyos. Amen po ba? Kaya sila ipinasato sa lahat ng bansa kapagkat hindi sila sumunod sa Diyos. Dapat lamang ang Diyos lamang ang nakakasakop sa kanila at sila ay pagpapalari. Amen po ba? Walang hirap sa kanilang buhay sa panahon na yon. Ngunit dahil sa kanilang pagsuway, pagsalamsang sa utos ng Diyos, sila po'y ibinigay sa pagkabihag. So ngayon, mga kapatid, sa ating panahon, pwede tayong masakop ng kaaway. Walang iba kundi yung word listing. Amen po ba? Sinabi mo kanina kung nasaan ang kayamanan doon ang inyong puso. Sabi ng Panginoon sa Mateo 6, kung saan ang kayamanan ninyo, nandoon ang puso ninyo. Ngayon kung temporal thing, worldly thing, ang puso ninyo ay nandoon. Ngunit kung ang kayamanan ninyo sa langit, lagi kayong presente sa gawain at mga ministry ng Panginoon. Amen po ba? Ano po bang ministry ng Diyos? Yung salita ng Diyos, ito po ang mga kayamanan ng mga Kristiyano, yung mga anak ng Diyos. Yung kayamanan ng mga Kristiyano, walang iba kundi yung mga salita ng Diyos. Amen po ba? Wala na tayong ibang kayamanan sa ibabaw ng lupa kundi yung spiritual na kayamanan. Kasi dito sa lupa, sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupa sapagkat dito may nagnanakaw. Noong nakaraang araw, may nabalitaan ako, yung aking anak na si Vanessa, yung kanyang kaibigan, inakawan, nilukuban ang bahay, nilimas lahat ang kanilang mga gamit sa loob. Ang sinira lang, yung hindi na magagamit. So, yung ating mga kapatiran, inakawan din ang cellphone, hindi ko alam kung talagang totoo yan. So, sa bahay nila, alam niyo mga kapatid, sa ating bansa, lalo na sabi sa Timothy chapter 3, sa Timothy chapter 3, sa huling panahon, ang kasamaan na nagana, maging ang mga pamilya, yung mga anak, magiging lapastangan sa magulang, may bigil sa kalayawan,
kaysa sa kabanalan. Amen po ba? So yan ang sukat sa ating panahon. Sa dulong panahon, bago magwakas ang Seventh City, ang kasamaan na laganap. Kaya, mga kapatid, noong araw, nung pumunta kami rito, 1981, so sa bahay namin, yung bahay namin ay kuko ng atit, ang dinding ay sawali, butas-butas, wala naman magnanakaw. Wala naman pumapasok doon at natutulog kami sa labas kasi mabrisko doon sa lugar namin kasi may mga puno ng kayo nito, puno ng mangga, puno ng santol. Noong araw, natutulog kami, nandun lang sa labas minsan. Pero ngayon, hindi ka na pwede dahil maging yung sinong kayo, susukitin. So, ganun. Sinilas mo, pag maganda pa. Maglalakad mag-isa yan, wala na. So, ganyan. Kasi sa sobrang ng daming tao, sabi na ng Revelation 22 verse 11, ang kasama ay lalaganap. Amen? Ang masama magpapakasama, ang mabuti magpapakabuti. Ang matuwid magpapakamatuwid. Ang mga kasama ay magpapakasama. Yan po ang ating panahon sa kasalukuyan. Ay sabi nga, sa huling panahon, masyadong, sabi nga sa English, perilous time. Ano ba yung tawag doon? Garilito. Perilous time. Mapanganib. Mapanganib. Paglabas mo lang, mag-pray ka para makauwi ka. Kasi minsan, pag sa labas, di mo alam kung makakauwi ka pa. Kaya kailangan mo prayer, gabay, at protection ng Panginoon. Amen? Tayo naman mga tinawag may protection, mga kapatid. Sapagkat si iba't Adam, pinoteksyonan para hindi sila mahirapan sa kanilang pamumuhay sa ibabaw ng lupa. Amen? May protection. Okay? So, sa panahon ni iba't Adam, nakita natin na may garment sila. Ito pong mga talatang ito, inilabas ko dahil nagmula sa kanila ang pagsuway sa Diyos. Kaya sila ay naumaran, maging ang relasyon, maging ang katwiran ng Diyos na wala sa kanila. Alam niyo ba sa ating panahon na may mga tao rin na ganun? Hubad sa harapan ng Panginoon. Amen? Anong hubad? Hubad sa katwiran ng Diyos. Ang katwiran ng Diyos walang iba kundi yung kanyang salita. Ang sabi po rito, binibihisan tayo ng damit ng kaligtasan. Ano po ba yung damit ng kaligtasan? Nandito po tayo sa Silya na puti. So, Efeso, Esmerna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Nandito po tayo sa Laodicea. Ngunit sa panahon ng Panginoon, na sabi po rito, na sila po ay mayroong mga damit ng kaligtasan. Ito po yung sinabi ng Panginoon dito po sa mga apostol sa kanyang paghirang noong 33 and a half AD. Yung mga apostol may pure na damit ng kaligtasan. Walang iba kundi yung salita ng Panginoon. Amen po ba? Ang sabi ng Panginoon, ang sino man nakinig ng aking salita ay may buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan natin, walang iba kundi yung salita ng Panginoon. Amen. Kung wala ito, mayroon din ang garment of salvation, walang iba kundi yung salita ng Diyos. Sa John 17, yung katotohanan, walang iba po kundi yung salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, siya po ang ating damit ng kaligtasan. So, yan po. Ang damit ng kaligtasan natin ngayon, walang iba kundi yung salita ng Diyos. Kung wala tayong salita ng Diyos, pwede na tayong bumili ngayon. Pwede na tayong maghanap ngayon. Amen po ba? Okay pa ang Diyos. May habag pa ang Diyos. Amen po ba? Sapagkat ang Biblia ipinapangarap pa sa lahat ng sulok ng ating lugar. May Bible study. Sa atin nga, napakarami ang ating gampanin. Kasi meron tayong hukong class, meron tayong mga TTE, meron tayong LTE, meron tayong Progressive Ministry, meron tayong Patriarchal Ministry. So, marami tayo. Amen po ba? Nasa atin na lang yun kung mag-attend tayo tungkol doon sa mga policy, doon sa mga kautusan, doon sa mga commandment na dapat natin isuot.
So mga kapatid, kapag tayo nagpapabasa report, totoo yan, iyan po ay nagbibigay tayo ng spiritual na kasubukan. Ibig po ba? Kung wala yun, maaaring hindi tayo bumibili ng damit. So dito po, sa ating panahon, Laodicea, anong panahon tayo? Na nasa 6,000 na tayo, mga kapatid. Yun po, Laodicea is, ang sabi dyan, sa Revelation, dito tayo sa Revelation, medyo sukat na lang po tayo. Revelation 3, verse, ano po? Revelation 3, 18. So, 18. Nasa ating panahon, ang Panginoon nag-aanyaya about yan sa atin. So, punta natin ang Revelation chapter 3, verse 18. So, ito po ang ating kalagayan sa panahon natin ngayon. So, ang sabi po rito ng Panginoon sa Book of Revelation, chapter 3, verse 18, ang sabi rito, ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman at ng maputing damit at upang iyong maituot at upang huwag mahayag ang iyong kahihiyan, kaubaran. At ang pagpahit sa mata na ipahit sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. So ito po yung ating panahon. So ang Panginoon nag-aanyaya na sino man, ang sabi ko rito, ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili na gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman. So number one, gintong dinalisay. Ang gintong dinalisay, walang iba kundi yung gold. Gold? And then, garment. So, yan po. So, ang sabi ng Panginoon sa ating panahon, Laodicean time, huling-huling church, bago mag-rapture, kailangan makabili tayo ng gintong dinalisay. Ang gintong dinalisay na yan, walang iba kundi yung salita ng Diyos, ito po yung kayamanan natin. Amen? Tulad natin, ito po yung gintong dinalisay, walang iba kundi yung salita. Oh, salita. Salita ng Diyos. Maging yung garment, sinabi ko po kanina, walang iba kundi yung salita ng Diyos. Sino ang nagmamalasakit ng salita ng Diyos ngayon? Sino ang nauuhaw sa salita ng Diyos ngayon? Dapat tayo, mga kapatid, mayroong paghahanap. Meron tayong hangir na hanapin ang katwiran at salita ng Panginoon. Ibig po ba? Yes. Ano po ang katwiran ng Panginoon? Isa lang. Revelation chapter 3 verse at chapter 1 verse 3. Mapalad ang bumabasa. So mapalad ang bumabasa. Eh, sabi nga ng Panginoon, kung ikaw ay nagbabasa lang at nakikinig ng salita ng Diyos, hindi tagatupad. Ang sabi po rito, may kulang din. O kailangan kumplituhin natin. Ibig po ba? Kailangan kumplituhin natin ang sabi ng Panginoon sa Lucas 11:27-28, mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Ngayong umaga, mapalad tayo sapagkat tumutupad tayo. Amen? Matuwa kayo sapagkat kayo ang mayroon puso na bukas para maglingkod at makinig sa salita ng Panginoon. So yan po ang sinasabing mapalad. Totoo bang mapalad tayo? Sabihin niya natin, mapalad ako. Ikaw kapatid. Amen. Kapag tayo pala ay nakikinig at nagbabasa ng salita ng Panginoon, ikaw ay karapat-dapat sa harapan at paningin ng Panginoon. At ikaw, sabi na po, mapalad ang aking anak na ito. Amen? Sapagkat siya lang ang mayroong pusong hanapin ako. Alam niyo po ba, kapag ang salita ng Diyos, hinahanap natin, katwiran ng Diyos ang iyong hinahanap. Sapagkat Diyos, ang nais ng Panginoon sa bawat yan sa atin dito po sa Laodicean time. Sino po nakakalam? Laodicean time. Even 13 is tapos ng Ephesus, tapos ng Smyrna, tapos ng Pergamo, tapos ng Thyatira, tapos ng Sardis, Philadelphia, Laodicea. Dito po kung panahon na lang. Amen. Kaya ang inabangan natin rapture, dapat tayo nakapagdamit na ng salita ng Diyos. Kahit mga kapatid, medyo hindi pa tapos yung damit.
sikapin natin tagpihan, tagpihan, tagpihan. Amen po ba? Paano ba magtagpi ng salita ng Diyos? Habang tayo nabubuhay sa lupa, kailangan umuusad tayo sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kahit hindi pa tayo buo, kahit hanggang sa ulo, hindi pa sumakto. Mula pa lang sa baba, pataas. Okay na yun sa Panginoon. Amen po ba? Sapagkat ang sabi nga ito, chapter 4, verse 11 hanggang 12. Hanggang, ano po, 13. Ang sabi rito, binigyan tayo ng kaloob ng Panginoon. Amen? Binigyan tayo ng sukat ng Panginoon. Eh kung hindi mo magawa ang Bible ministry gift sa iyo, ni isa man lang mayroon, okay na yan sa Panginoon. Basta isinasagawa mo. Amen po ba? Palapakan natin ng Panginoon kung magagawa natin yan. Kaya pa paano, mayroon tayo paglakas. Mayroon po tayo paglakas. Lord, hallelujah! Ginagawa ko ito kahit usad, pagong lamang. Kahit mabagal lamang. Kapag ikaw ay nagpapatuloy sa pagdiling ko sa Panginoon. Huwag lang tumitigil. Amen po ba? Kahit mabagal ka, lumakad, umusad sa espiritual, okay sa Panginoon niya. Amen po ba? Verse 31. At saka 38. Sabi ng Panginoon, hindi ako nalulugod sa aking mga lingkod na tumatalikod. Amen? Yun ang ayaw ng Panginoon. Kasi, alam niyo po ba, kahit tayo binibihisan ng Panginoon, meron tayong makikipagbaka. Amen po ba? Habang binibihisan tayo ng Panginoon ng kanyang katwiran, maraming makikipagbaka. At mga kapatid, hindi lamang tayo binibihisan na para asawa ng Panginoon. Tayo binibihisan ng Panginoon bilang sundalo ng Panginoon. Amen po ba? Sino ba nakakaalam? Ikaw na isang Kristiyano, ikaw po ay alagad ng Panginoon bilang sundalo. Ikaw ay soldier of the Lord. Hindi lamang yung damit na kaligtasan ang nasa iyo, kundi ikaw ay sundalo ng Diyos. Amen po ba? Ano po ang ginagawa ng Panginoon sa kanyang mga sundalo? Pakikipagdigma. Amen po ba? Kayo po ba'y nakikipagbaka? Kayo po ba'y nakikipagdigma? Ang ating pananampalataya at ang ating pagsusunod sa Panginoon may pakikipagbaka. Hindi lamang ikaw ay nakaupo, tumatanggap ng salita ng Diyos, kundi ikaw ay nakikipagbaka. Amen po ba? Dito po ay naglagay ako sa ating topic na garment of salvation. Ang garment of salvation walang iba kundi yung salita ng Diyos. Ngayon sa Laodicean, ang sabi rito ng Panginoon, bumili ka ng gintong dinalisay at ng damit para ikaw ay masuotan at matakpan ang iyong kaubaran. Ano ang kaubaran natin? Yung righteousness of God na wala yan. Amen? Righteousness of God at saka yung kabanalan at ang katwiran ng Diyos, ito po ay nawala sa atin. Ito po ang binabalik ng Diyos dito sa ating panahon sa Laodicean Age. At sa presente na ating panahon, sapagkat bukas pa ang biyaya ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat isa. Walang iba kundi yung salita ng Diyos at saka yung pagsunod sa Diyos. Amen po ba? Sabi sa Hebreo 10:25, huwag kaligtan ang pagdalo para mag-aralan sa isa't isa, para magpanakasan bago dumating ang Panginoon. Ito na nga po yung salita ng Diyos. Sabi, garment of salvation. Ano po ang sabi ng Panginoon sa Episo? Episo chapter 4, verse 24. Para makita natin, ano ba yung dapat natin ibihis na ipinabibihis ng Panginoon sa ating panahon? Sabi po sa Episo chapter 4, verse 24, sabi rito, at kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos na nilalang sa katwiran at kabanalan at katotohanan. Kita nyo, kahit tatlo lang ito, video, okay na sa Diyos. Sabi, katwiran ng kabanalan at katotohanan at kabanalan. Sabi na ng Hebreo, chapter 14, chapter 12, verse 14, kung walang kabanalan, hindi mo makikita ang Diyos. Kapag makita ka, makita mo ang Diyos, ibig sabihin, may katuotan ka na. Amen? At hindi na tayo nahihiya mismo sa Diyos. Sapagkat mayroon na tayong katwiran mula sa Diyos. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Yan po ang ipinapagbibihis sa atin. Paano ba magbihis? Mga kapatid,
Paano ba ang pagbibihis? Ang pagbibihis, meron sinabi si John, the Revelator. Si John, the Revelator. Hindi si John, si Baptista. Si John, the Beloved. Nagsulat ng book of John at saka pahayag. First John, second John, third John. Siya ay nagsabi, nung bata ka, pero si Jesus ang nagsabi nito. Sa John chapter 21 verse 18, ang sabi niya, nung bata ka, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili. Ngunit pagtanda mo, iba ang magbibihis sa iyo. At kung saan, lalakad ka na hindi mo gusto. Kung sino ang nagbihis sa iyo, yun ang susundin mo. Amen po ba? Yun po ang ipinanganak sa Espiritu ng Panginoon. Siya po ay binihisan ng Panginoon, garment of salvation, at ikaw ay lalakad ngayon doon sa hindi mo gusto. Kung dinalakad ka ngayon, ayon sa gusto ng Panginoon, sapagkat gusto ng Panginoon na sumunod ka sa Kanya at bihisa Kanya at ikaw ay magtamasa ng garment of salvation. Amen! Hallelujah! Ano po yun? Walang iba kundi yung pakikinig at pagsunod ng salita ng Diyos. Yun po ang garment of salvation. So pupunta na po ako doon sa nabasa na natin yung Revelation 3:18 at saka Ephesians chapter 4 verse 24. Pupunta na tayo doon sa Ephesians 6 chapter 11 at chapter 6 verse ano po? Chapter 6 verse 11 hanggang 17. Alam niyo po ba, kanina po binanggit, tayo po ay hindi lamang binihisan para sa kasalan ng Panginoon. Amen po ba? Binibihisan tayo ng Panginoon para sa kasalan. Ano po ba yung kasalan? Ikaw ay magkakaroon ng need sa Panginoon. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng katipanan. Walang iba kundi ang Panginoon ang iyong katipanan. Kasama sa buhay at kapiling sa buhay. Amen po ba? Walang iba kundi ang ating Panginoon at siya ang nagbibigay sa bote sa atin. Kaya ang sabi po rito, tayo po'y binihisan hindi lamang pangkasal, kundi tayo'y binihisan bilang sundalo ng Diyos. Tayo po ay sundalo ng Diyos. Sino po ba yung sundalo ng Diyos? Paano ba yung sundalo ng ating pamahalaan? Kaya sila sundalo dahil sila po ay may nakatalaga sa digmaan. Alam niyo po ba mga kapatid, hindi lang tayo nakatalaga sa kasalan, kundi nakatalaga tayo sa digmaan. Amen po ba? Sino nagkakalam? Tayo nakatalaga sa digmaan. So Ephesians chapter 6 verse 11, ating bubuksan. Ang sabi po rito, babasahin natin, ang sabi rito, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa lalang ng Diablo. Ba, mga kapatid, may lalang ng Diablo. O kailangan nakabihis tayo. Ngayon, kung wala tayong bihis ng salita ng Diyos, abay, madali tayong pasukin ng kaaway. Kaya sabi po rito, sapagkat ang ating pakikipagbaka hindi sa laban at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. 13, dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitagal sa araw ng masama. At kung magawa ang lahat, magsitibay kayo. Magsitibay na kayo na ang inyong mga baywa ay may bigkis ng katotohanan na may sakbat ng baluti ng pagkatwiran. 15, at ang sabi, at ang iyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito, taglayin ninyo ang kalakap ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama. 17, at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ito mga kapatid, hindi lamang tayo binihisan ng kaligtasan, binihisan tayo ng Panginoon ng kaswira at kabanalan at katotohanan. At tayo ngayon, mga kapatid, individual tayo ay sundalo ng Panginoon.
mayroong pakikipagbaka. Ano? Ang ating pakikipagbaka? Ang ating pakikipagbaka, mga principalities, mga kasamaan sa impakawin. Ano ba yung kasamaan sa impakawin? Ito po yung pwersa ng kadiliman sa sanlibutan nito. Amen? Hindi ang ating pakikipaglaban sa dugo at laman. Ibig sabihin, hindi tao ang ating kalaban. Amen po ba? Kundi yung kasamaan sa impakawin. Impakawin din rin sa impakawin. Ano yung kasamaan? Importantly, yung mga temporality. Ewan po ba? Yun po ang ating kalaban. Sapagkat tayo ay mga sudado ng Diyos, tayo po ay hukbong espirituhan sa sanglibutan nito. Amen? Pagbuhat mo siya. Hindi kapatid sa kapatid. Kaya nga, nagbabahagi yung pagkapatid-kapatid, laman sa laman. Hindi, mga kapatid. Ang ating pakipaglaban doon sa espirituhan na hindi laman. So, ang sabi ko rito, magluluhin po ako, tayo po ay sundalo ng Diyos, ano ba? Ah, sundalo na lang. Magay sa kanin. Ngayon ba? Buksan mo. Sundalo. Ng Diyos. Tayo ba kayo na kayo sundalo ng Diyos? Nagkikipagbaka sa libutan ito? Amen. So tayo sundalo ng Diyos. Kompleto yan, mga kapatid. Gusto ko pong buray, pero dito na lang tayo mag-drawin. Ito po ang sundalo ng Diyos. Tayo ay sundalo ng Diyos. Ruin tayo dito. Lagyan natin ng tabak. Tapos lagyan natin ng pantawag diyan. Kalasin. Ayan. So, ang sabi po rito, kailangan mayroon kang kalasag sapagkat mayroong palaso ang masama. Oh, palaso ng masama. So, sinabi diyan sa ating binasa, ang ating baywang ay may bigkis ng katotohanan. Ayan. Ang ating baywang may bigkis ng katotohanan. Walang iba kundi yung salita ng Diyos. Pagkatapos yung ating kamay, may hawak na tabak. Ang tabak po ay walang iba kundi yung salita ng Diyos, Hebreo 4:12. Pagkatapos itong kalutuhanan, John 17. Oh, lagay natin, John 17:17. Ang iyong baywang ay bigkisan mo ng katotohanan, walang iba kundi yung salita ng Diyos, yung itatali mo sa iyong baywang. Pag tinalihan ka, ang Diyos mismo nagtali sa iyo, naglagay ng tinturon. Ano yon? Yung salita ng Diyos na katotohanan, kailangan isuot mo sa iyong baywang. Amen? So, yan po yung ating, ano, yung tabak, walang iba kundi yung salita ng Diyos. Hebreo 4:12, ngayon, kalasap, walang iba kundi panangga, ito po yung salita ng Diyos din. Amen po ba? Ito po yung, sa Tagalog, taming. Sa Bisaya, taming eh. Ano ba yung Tagalog? Panangga. Kalasag. Kalasag para hindi ka tublayin. Kaya minsan may mga Kristiyano tutublaan eh. Nagkasakitan. Pero hindi dapat. Dapat tayo sa laban sa kapatid, hindi dapat.
dapat may pag-ibig tayo. Amen po ba? Sapagkat ang kalaban natin, hindi yung kapatid, kundi yung principality ng kasamaan, yung example, isa rin yung aral, isa yung aral. Pero tayong lahat, may sukat. Lahat tayo may sukat. Hindi tayo lahat ay perfect sa isang tao. Bawa, naabot ko, mga limang doctrine. Eh yung iba, may dalawa pa lang, may tatlo, di ba? Hindi mo pwedeng hatulang at hindi mo pwedeng tulayan na ano yung kapatid mo. Amen po ba? Kapagkat ang sabi ng Panginoon, kung kayo yung mga alagad ko, kayo yung mag-iibigan. At makikita ng sanlibutan na kayo yung mga alagad ko kung gagawin ninyo ito. Amen po ba? So, kasi may sukat tayo. Hindi natin iniminus ang ating kapwa na wala na siyang word of God. Naiiniwala ako kapag nag-aral sa salita ng Diyos kahit isa mayroon siya. Amen? At hindi mo dapat i-down. Sabi niya to Blue, ang kumakain ng gatas, huwag mo, ano, kumakain ng gulay, huwag mo i-down. Amen? So, ang sabi nga ng Panginoon, kinakabagan niya yung may hina kaysa sa malalakas. Amen po ba? So, yan. So, dito sa atin, bilang sundalo ng Panginoon at may dihit ng kaligtasan, ang sabi po nito, ano po yung, ano? Ito po yung mayroon siyang breastplate dito, yung mga sundalo, lalo na sa ibang bansa. Yung kanilang body, mayroon niyang mga bakal. Amen po ba? Ang sabi diyan, magsuot kayo ng banuti. Di ba? Yung banuti. At sa kayong kalasag, ano po yun? Salita ng Diyos na katotohanan din. Ang sabi rito, isuot ninyo ang banuti ng pagkamatuwid. Ang banuti ng pagkamatuwid. Paano tayo nagiging matuwid? Kapag ang salita ng Diyos, ito po ay pinananganan mo, ikaw po ay may katwiran. Salita ng Diyos. Walang ipo po, kundi yung, sabi nga rito, magpihis kayo ng katwiran ng Diyos, ng katotohanan, ng pagiging matuwid. Kapag hindi na tayo lumalakad sa matuwid, maaaring ang kaaway na ay nakapagod sa atin. Amen po ba? Mabilis ng katwiran ng Diyos, katotohanan, kabanalan, ano po yung, ito po yung, ano, ito po yung breastplate, ano ba yung tawag doon? Yung baluti. Baluti ng pagkamatuwid. Ayan, salita ng Diyos din yun. Ngayon, ano daw yung, sabi po ng Ephesians chapter 6, verse 15, pakitasan niyo po, nakagalas siya na po. Tingin niyo anak niya. Sabi po rito, Ephesians 6:15, ang sabi po rito, at ang iyong paa ay may panyapak ng pagiging handa ng Ebanghelyo ng Panginoon. Ibig sabihin yung ating paa, suotan natin ng panyapak ng pagiging handa ng Ebanghelyo ng Panginoon. Ephesians 6:15. Oh, mayroon yan, Isaiah, ilagay natin para makumpleto. Isaiah 52, verse 7. Ayan. Ano daw ang isusuot natin sa ating paa? Kailangan suotan natin ito ng pagiging handa sa Ebanghelyo, sa kapayapaan. At sabi nga ng book of Isaiah 52, verse 6, kay ganda ng paa na nagdadala ng Ebanghelyo ng kapayapaan. Kailin po ba? Ito po, kapag tayo mayroong ganon, handa tayo na magpahayag ng salita ng Diyos. Sino ang nagkagagawa nito? Kung hindi pa, pwede po tayo mag-aral ng mga salita ng Panginoon. Ibig po ba? Ngayon, kung ikaw ay naglalakad patungo sa simbahan, patungo sa Bible study, o anuman mga gawain pang langit, ikaw po ay may suot ng sapatos ng kapayapaan. Ibig po ba? Tayo po ay may suot ng sapatos. Ano po yung sapatos? Itong sapatos na isinusuot sa Bride of Christ, ito po yung kabayo. Kabayo, authority. Power and authority. Dahil kung wala kang sapatos, masasaktan ang iyong paa. Pero ang simbolo ng sapatos na dadala sa iyo. Ang salita ng Diyos, dapat ikaw ang dadalhin nito. Amen po ba? Hindi tayo magdadala ng salita ng Diyos, kundi tayo ang dadalhin ng salita ng Diyos. Isaiah 52 verse 7, kay ganda ng paa na nagdadala ng Ebanghelyo ng Panginoon. Yun lang. Amen?
So ano naman po yung ang sundalo ng Diyos may helmet? Ano po ba yung helmet? Yan. Parang nagmumotor kayo, may helmet. Ano ba yung helmet? Helmet of salvation. Ang helmet of salvation, walang iba po kundi yung salita ng Diyos. Roma chapter 1 verse 17. Ang sabi po rito, hindi ko ikinahiya ang ebanghelyo ng Panginoon sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas na bawat sumasampalataya. Amen? Dapat tayong lahat mayroon helmet. Helmet of salvation. Amen po ba? Kapag wala iyan, hindi kayo sundalo at hindi rin kayo nabihisan ng Diyos. Hindi tayo sundalo ng Diyos at hindi rin tayo sundalo ng Diyos. Hindi rin tayo nabihisan ng Diyos. Tayo po ay kompleto. Mayroon tayong helmet. Anong helmet? Helmet of salvation. Episodos 8, ang kaligtasang kaloob ng Diyos. Isuot mo yan. Amen? Dapat nasa isip natin yan. Kaya may nagmumotor, mayroon silang helmet. Protection para hindi sila mabagok yung kanilang mind, hindi masira. Hindi sila mabugbog ng gusto. Kaya may helmet, may protection. Ang protection ng mga Kristiyano, walang iba kundi yung salita ng Diyos. Sapagkat wala nang ibang tatanggapin ng tao kundi yung salita ng Diyos. Ito po ang kaligtasan ng bawat isa. Kaya nga sabi nito, go ye therefore and preach the gospel. Ang sumampalat at mabautisma, maliligtas, ngunit ang hindi ay parurusahan. Ngayon, tayo po ay magpatuloy tayo bilang sundalo ni Kristo hanggang sa pagbalik ng Panginoon. Amen po ba? Ngayon, tayo po ay, sabi rito, suotan. Sabi sa Book of Revelation, bumili kayo ng damit para mahubara, para madamitan ang ating kahubaran. Ang kahubaran natin, yung wala sa salita ng Diyos. Yung wala sa salita ng Diyos. Amen? Yun lang. Kung mayroon tayong salita ng Diyos, kung marami man tayo mga gampanin, so ginagampanan natin yan dahan-dahan. Kung hindi man, so may panahon pa para magampanan natin. Amen po ba? Para magkaroon tayo ng damit ng kaligtasan. Although hindi tayo nagbibihis, ang Diyos ang nagbibihis sa atin. Nasa iyo lang kung gusto mo magpabihis sa harapan ng Panginoon. Ang pagbibihis sa harapan ng Panginoon, tanggapin natin ang salita ng Diyos. Sabi na Santiago 1:21-22. Alisin ninyo ang masamang asar, buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos, matanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. At mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung pinakinggan lamang at hindi sinagawa, dinaya natin ating sarili. Ngunit ngayon, dapat tayo maging tagagawa ng salita ng Panginoon. Amen? Tayo po ba'y nakabihis na ng salita ng Diyos? Bago bumalik si Kristo, dapat nakabihis na tayo. Sapagkat ang susunduin ni Kristo sa Revelation 19, verse 7-8-9, yung may kasuotan garment. Walang iba kundi yung katwiran ng Panginoon. Episode 6, 10 to 17, at saka Episode 4, 24. Ito lang po ang ibibihis sa bawat yan sa atin. Ngayon, okay pa yung bihisan, makakabili pa tayo, meron pang chance para makapagdamit tayo. Amen po ba? Hallelujah! Palapakan natin ang Panginoon, nawa yung ating mensahe. Ito, ikapin natin dahil ito po ang practice pagbibihis. Amen? Hallelujah. Praise the Lord at tayo po ay manalangin at salamat sa ating napakaralan. Meron po tayong kumplito kabihisan sa ating mga buhay. Amen? Meron tayong panangga, meron tayong tabak, meron tayong helmet, meron tayong sapatos, meron tayong sinturon ng katwiran ng Diyos. Hallelujah. Nawa, ang bawat yan sa atin, masungkungan ng Panginoon, nakabihin na. Amen? Nakabihin na. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Amang banal, salamat po Diyos sa pagbibihis mo kay iba't alam. Gagapat sila ay nagkasala. Ngunit ang biyaya mo ay sumakanila at hindi mo sila inayaan humad kundi iyong ginamitan. Dala na iyong kambagay sa bote sa kanila. Ganun din po Diyos sa aming panahon. Bagamat kami nakitaan mong kaubaran noong unang panahon,
Ngunit ngayon ay hinikalis mo kami, tinatawag mo kami para magbihis sa iyong salita upang kami magbihisan ng katwiran mo, Diyos, upang magkamit namin ang kaligtasan ng kabihisan mo lang sa iyo. Amang ganas, salamat po sa presidiyon ito na ikaw po mismo ang magbibihis sa amin. Kami naman po, Diyos, ay magpapabihis para sa iyong katwiran mo, Diyos. Salamat po, Ama, ang bawat yan sa amin, iuhawin mo din salita at ang iyong gawain mo, Diyos. Kami po'y matuntungan na kami po ay patuloy na naglilingkod sa iyo at tinatanggap ang iyong damit na kaligtasan para sa amin. Ama, salamat po sa umagang ito. Ako din po, Diyos, ang mga kailangan ng bawat isa. Ito man ay material, physical, spiritual. Amang banal, ikaw po ang napapaabot ng lahat. Ngunit kung kami ay mga mayroong kakapusan ng Diyos, kayo po ang nagdadagdag ng aming mga pangailangan, Lord. Salamat po, Ama, sa iyo po kami imaasa sa lahat ng aming buhay. Ikaw po ang aming pag-asa, Panginoon. Kami po ay lalapit at magpapakumbaba sa iyo at hahanapin ang katwiran mo. Salamat po, Ama, sa hapon na ito, sa iyo pang papuri sa umaga po ito. Kung aming sa pagdalangin naman, maraming pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.